Next tip. So sabihin natin ano, nagawa ka na ng dalawa or kahit tatlong videos. Aba, oras na para gumawa ng playlist. So maganda kasi diyan, pinagsasama mo sa ano, isang playlist yung mga videos mo. Bakit? 'Di ba? Anong mahalaga tama kailangan gumawa ng playlist kasi pag lumabas sa recommended videos yung playlist mo or kahit may isang tao lang na maligaw dun sa playlist mo, mas malaking chance na papanoorin niya agad yung tatlong videos o lahat ng videos dun sa playlist na yon, di ba? Kasi sunod-sunod magpe-play yun eh, kaya nga playlist yung tawag, di ba? Sunod-sunod yun. So isipin mo, kumpara dun sa isang video lang ang makikita nila, isang video mo lang lalabas sa recommended, isa lang yung marerecommend ni YouTube. Tapos pag napanood na nila yung video na yon, ibang recommended video na yung papanoorin nila, di ba? Aalis na agad sila sa channel mo. Pero kung naka-playlist yung mga video mo at maligaw sila doon, mas malaki chance na lahat ng nasa channel mo na videos, dadaanan nila, papanoorin nila, di ba? Kasi kung ano, sabihin natin, di ba minsan may pinapanood tayong video tapos bigla tayong may kailangan gawin. O di ba automatic yun, may iwang magpe-play yung gadget nila, magpe-play ng video. Tapos automatic, makikita na nila yung pangalawa, yung pangatlong videos na gawa mo na rin, di ba? More watch time para sa iyo. At mas mabilis mong ma-achieve yung 4,000 hours, di ba? At pag nagustuhan pa nila yung lahat ng videos na 'yon, di ba? Mas malaki yung chance na mag-subscribe sila sa channel mo. Di ba? Mas maraming benefits pag may playlist. Okay? Tandaan 'yan. Okay, next tip. Live streaming naman tayo. So sabihin natin may 1,000 subscribers kayo. Syempre, hindi naman lahat 'yan siguradong online para manood ng live stream mo. Pero ang maganda din, ito timing mo sa live stream mo sa oras na siguradong nasa bahay na sila. So maganda siguro mag-live stream ka after ng ano, trabaho. Mas malaki chance na mas madami yung viewers mo pag ganun. Tapos sabihin natin ano, may gagawin kang ano, hobby or feel mo mag-makeup tutorial, edi mag-live makeup tutorial ka, 'di ba? Mas ma-explain mo dun sa viewers mo yung proseso ng pag-makeup. Tapos, parang may question and answer pa kayo, di ba, live eh. Kasi, di ba, pag nag-live stream ka, live rin yung chat box, yung mga comment section, di ba? So, makakasagot ka in real time sa mga comment nila. Or kung gusto lang nila magpa-shoutout, di ba? Libre naman yung shoutout. Malaking bagay yun para sa viewers. Ang maganda pa dito, hindi mo papansin yung oras at sabihin natin live stream mo umabot ng isang oras. Mabilis lang yun eh, di ba? Pag nag-enjoy ka na lalo, di ba? Mabilis lang yun. Tapos dun sa 1,000 mong subscribers, sabihin natin, 100 lang yung nakanood ng live stream mo. O ba, 1 hour times 1,000 viewers. O di ba, 100 hours na agad yun. Isang gabi lang yun, 100 hours na agad. Lampas na yun dun sa 1 minute per day na goal natin. Laking bagay na nun. Okay? 1/3 agad yun nung target mo na ano, 300 hours sa isang buwan. At hindi pa dyan natatapos kasi after mo ma-record yung live stream mo, pwede mong pang-edit yung 1-hour video na yun. Kunin mo lang yung mga highlights o kunin mo yung mga importante na part dun sa video na yun. Kunyari, may mga magandang tinanong sa'yo yung viewers mo dun sa ano, live chat. Tapos maganda rin syempre yung na-share mo na tips. So pwede mo ano, paikliin yung video, parang i-ano mo lang, i-edit-edit mo lang, i-crop, crop, pictures pala yung crop, i-trim mo lang, i-trim-trim mo yung video, tapos upload ka ulit ng ano, i-upload mo ulit yung video na mas maikling version, na yun nga, yung mga highlights lang, di ba? Tapos ano, gawin mo title, makeup tutorial, question and answer, o di ba? Nang isang video ko na naman, dagdag video na naman yun. Walang kahirap-hirap, di ba? Okay, next tip. So, kanina di ba nagbigay ako example yung pagsabay-sabay yung ano, yung mga usong video, makikisabay ka. So, yun nga kunyari, uso yung bagong labas na cellphone. Tapos, ano, nagbigay ka ng tips tungkol dun sa paggamit ng cellphone na yun. So, okay lang yun. Pero ang problema kasi dun, sandali lang siyang uso, di ba? Pag may lumabas na bagong cellphone next month or next year na mas maganda, o paano na? Aamahagin na yung video mo, wala nang manonood nun kasi laos na yung phone na yun. Wala nang maghanap nun sa YouTube. So, isa yun sa mga ano,
bakit importante na dapat meron ka rin ina-upload sa YouTube na video na may manonood ng mas matagal na panahon. Yung kahit after 2 years or 3 years, uso pa rin siya, di ba? Example, balik tayo sa makeup tutorial mo, di ba? Nalalaos ba yung pagme-makeup? Di ba? Ilang taon nang nagme-makeup yung mga tao, di ba? Hindi naman nawawala yan eh. In 1 year or kahit 10 years pa, meron pa rin magme-makeup. Siguro pag nag-evolve na tayo, wala nang mukha yung mga tao. Yun siguro. Pero hindi, may magme-makeup pa rin eh. Sigurado naman may mata pa rin tayo, no? So at least yung mata natin malalagyan natin ng makeup, 'di ba? Yung eyelash. So ayun eh, mahirap malaos yung mga makeup tutorial or kahit ano pang tutorial. So pag-isipan niyo lang anong tutorial tungkol sa yung gagawin yung tutorial, 'di ba? Pero basta yun na yun. Pag ginawa nyo yun, mas madami pang tao mapapadaan sa channel nyo kasi hindi nalalaos yung content nyo. Ayos? Gets? Yun na yun. Basta ganun. Pag-isipan nyo yung mga hindi nalalaos, yung pwede nyo panoorin pa ulit-ulit. Alam nyo na yun. Malaki na kayo. Okay? Last tip tayo. Okay, last tip to ba? Mga guys, last tip. Diyan pa ba kayo? Diyan ka pa? Hello? Hello? Sagot ka naman. Hello? Okay, ayos. So, last tip. Habang nag-upload kayo ng iba-ibang videos, hindi magiging pantay-pantay yung views niya, na. So, ayan, heads up. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, hindi lahat dyan dadami yung views. Merong mas mataas ang views at merong may iwan dyan na siguro less than 10 lang yung views. Tanggapin nyo na, mangyayari talaga yon. At, baka nga minsan yung views na yun galing pa sa iyo nung chine-check mo yung video . So, ayun, di ba syempre papanoorin mo yung sarili mong video para ma-check mo. So, yun nga. Aralin mo anong videos yung bumibenta, mga best. Anong videos ba yung bumibenta? So, sabihin natin yung videos na pinakamaraming views, aralin mo, check mo. Ano bang pinagkaiba nito sa mga iba kong in-upload? Mas malinaw ba yung audio dito? Or mas maganda ba yung lighting? Binago ko ba yung lugar ng camera? Or nilagyan ko ba ng music yung video na to? Bakit? Ano yung dahilan? Ba't mas maraming nanood ng video na to? Diba? Anong oras ko ba to in-upload? Anong araw? Weekday ba? Weekend? Dapat ba ganitong oras ko na lagi in-upload yung videos ko? Mas marami bang online ng ganitong time para manood? Sino-sino ba yung nanonood ng videos mo? Tagasan ba yung mga nanonood ng videos ko? Ano ba sila? Puro babae ba sila? Puro lalaki? Mas madami bang nanonood ng vlogs ko? Or mas sikat yung mga sabi natin, nag-gaming videos kayo? Mas marami bang nanonood ng gaming or ng vlog lang? Marami kayong pwedeng itanong sa sarili nyo para mapansin ano yung gusto ng viewers nyo. At ang maganda sa YouTube, merong analytics. Meron tayong tinatawag na YouTube analytics. So makikita nyo lahat sa YouTube dashboard nyo kung ano yung mga stats or details tungkol sa videos nyo. Anong oras ba nanonood yung mga viewers nyo? Hanggang dulo ba ng video nanonood sila? Or ini-stop na ba nila sa gitna yung videos nyo? Makikita nyo lahat sa analytics. So maganda, sinisilip nyo rin yun from time to time kasi doon kayo din yung maiintindihan yung mga viewers niyo, yung mga subscribers niyo kung ano ba talaga yung gusto nila, ano ba yung naboboring sila o ano ba yung pumapatok sa kanila, ano ba yung natutuwa silang panoorin. So makakapag-focus kayo, di ba, sa paggawa ng mga videos na gusto talaga nila. So ayun, mas maganda mag-stay kayo sa topics na gusto nila. Yun yung yung tinatawag natin na niche. Ano ba yung specialty ng channel mo? At mula doon, di ba, pwede na kayo mag-focus sa isang klaseng topic lang na ipapakita nyo doon sa inyong channel. Kasi sa simula, di ba, sabi ko nga, upload kayo ng maraming videos kahit yan. Ang mahalaga, meron kayong ina-upload. Tapos, ayun nga, isa pang benefit nun, meron kayong makikita sa analytics nyo kung ano ba yung bumibenta doon sa mga viewers nyo. Okay? At yun na nga, guys. Yan ang first episode ng ating Paano Kumita sa YouTube series. So sa next videos, magbibigay pa ako ng ibang tips para mas makapagsimula kayo dito sa YouTube at paano kumita dito sa YouTube. Kaya don't forget to subscribe.
Okay guys, thank you for watching. Sorry medyo napahaba yung video, pero as always, hope nag-enjoy naman kayo. Alright guys, take care and God.